Hello, magandang araw at samahan niyo nga ako. Mangunguha tayo ngayon ng mani. Meron nga ako ditong naitanim ng ilang pirasong puno ng mga mani at pwede na siguro ito nating i-harvest. Hindi ko nga alam kung ilang buwan nga ba dapat i-harvest tong mani. So yung natanim ko ay siguro nasa 4 na buwan na siya, kaya tinry kong i-harvest. Isang pirasong puno nga lang pala yung binunot ko kasi nga hindi ko nga alam kung marami nga ba siyang bunga or kaunti lamang. At nung nabunot ko na nga siya, medyo maliliit pa lang pala yung mga bunga niya. At medyo nga nang hinayang ako kung pwede pa pang ibalik to, pwede ba mang ibalik yung bunga niya para medyo lumaki-laki naman. Pero nga nabunot ko naman na siya, kaya kunin lang natin yung mga bunga at tikman natin kung pwede na ba siyang kainin. Alam niyo bang first time ko nga lang pala magtanim ng mani dito, tinry ko lang siya kasi nga hindi ko alam kung mabubuhay ba siya dito or magbubunga siya. Pero nung natanim ko nga ay nabuhay naman siya, kaya tinry ko na nga. At eto na nga yung resulta ng pagtatanim ko, medyo kaunti lang yung bunga niya. Kaya yung ibang puno hindi ko na lang kinuha kasi nga manghihinayang na naman ako, baka maliit na naman yung mga bunga niya. Pero nagpapasalamat naman ako kasi nga at least may bunga yung tininim ko, di ba? Syempre naghintay nga ako ng 4 na buwan bago to i-harvest, pero nga hindi pa siya dapat i-harvest kaya hindi ko nung muna kinuha yung iba. Kaya nga sa mga mahilig nga dyan sa mani, pwede kayong magtanim kahit mangilang-ilang piraso lang. Basta itanim niyo lang siya sa matatabang lupa, yung malamot na lupa para madaling lumaki yung mga bunga niya. Kahit bumili lamang kayo ng ilang piraso ng buto ng mani, ay pwede na natin niyang itanim.